Hello mga katropa, welcome again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, magluluto po tayo na isa sa pinaka all-time favorite at paborito ko pong lutuin. Isa po to sa masasabi po nating masarap na side dish or masasabi po nating masarap na dessert. Magluluto po tayo ng mashed potato with fruit cocktail. Alam ko po nakakaiba po to sa inyong pandinig at kaya nyo po narinig. This is my own version. At sarili ko pong ginoo na isi-share ko po sa inyo. So without further ado mga tupakits, pasok na po tayo sa aking kusina at magluluto na po tayo ng mashed potato. Salamat po. Hello mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, magluluto po tayo ng my own version and special mashed potato with fruit cocktail. Sigurado po na inyo po itong magugustuhan, lalong-lalo po ang inyong mga chikiting, ang inyong mga kids at inyong mga pamilya. And here's our ingredients. 3.5 medium size na patatas. Ito po'y aking hinati na po ng 4 para medyo maliit-liit po siya at madali lang po siyang ilaga. So, mas paganda po itong hatiin nyo kaysa po ilagaan nyo ng buo. Gagamitin po tayo ng 450 grams na fruit cocktail. Ito po'y 2 piraso. Gagamitin po tayo ng fresh milk. Pwede rin po kayong gumamit ng evaporated milk. Depende po kung ano po yung available sa inyong kitchen. And also, gagamitin po tayo ng unsalted butter. Pwede rin po kayong gumamit ng salted butter but you will reduce the salt later on. Gagamitin po tayo ng black ground pepper. And also, you can use also white ground pepper para mas maganda po ang kanyang kulay at wala po siyang discoloration na mahalo po sa inyong fruit cocktail. Gagamitin po tayo ng 3 tablespoon na sugar. You can also substitute ang sugar ng condensed milk. Later on, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano pong mas magandang substitute po dito sa sugar. Gagamitin po tayo ng 1.5 tablespoon na salt. Ang kalahati po ay ilalagay natin sa paglaga nitong patatas. At ang kalahati po niyan ay ilalagay po natin after po na madurog na po natin yung ating patatas. Yan po yung gawin nating pampalasa at pampaalat po ng konti. So let's start na po at magluluto na po tayo. Sa isang kaserola, maglagay lang po tayo ng 7 cups of water. Or kahit hindi nyo na po sukatin, i-water level lang po natin yung ating tubig sa ating ginayat na patatas. Okay na po yun. Make it sure lang po na lagpas po yung tubig sa ating patatas. This is 1.5 tablespoon na salt. Yung kalahati po ay ilalagay po natin dito. And then yung kalahati po ay i-reserve po natin. And then let's cover and isasalang na po natin. So this is about 3/4 cup ng fresh milk. Atin na po itong ilagay sa ating cooking pan. And then followed by 200 grams ng unsalted butter. Ihalo lang po natin sa ating milk. And then wait po natin na matunaw po yung ating butter. So kailangan po medyo alalay lang po kayo sa apoy para hindi po masunog yung inyong mixture ng gatas at butter. Ang purpose lang po naman yan ay para po mag-incorporate po yung dalawang ingredients at later on po at ihalo po natin yan. So after po na matunaw na po yung ating butter at mag-incorporate na po yung dalawang ingredients, atin na po itong itatabi at palamigin ng konti. So this is 2 420 grams na fruit cocktail. Pwede rin po isa lang pong inyong ilalagay but
gusto ko po na dalawang fruit cocktail kasi gusto ko pong malasahan talaga yung assorted po na prutas na makikita natin at matitikman natin sa ating fruit cocktail. The more po na marami po kayong nilagay ng fruit cocktail ay magiging malasa po at talagang malinamnam ang kalalabasan po ng inyong mashed potato. Mas maganda po drain na drain po siya at least 5 to 10 minutes para po hindi maging watery later on. So after 20 minutes, check po natin yung ating patatas. So kailangan po wag po masyadong overcook dahil kung ma-overcook po yan ay magiging malamsa po siya at magiging watery ang inyong mashed potato later on. So after po na maluto na po natin yung ating patatas, i-drain po natin ng tuyong-tuyo. Kailangan po wala po siyang katubig-tubig and then habang mainit pa po ay mag-start na po tayo ng pagmamasa o pagmamash ng ating patatas. So tip ko po sa inyo, kailangan po ay huwag na po nating hintayin na lumamig po ang ating patatas. Dahil pag pinalamig nyo po yan and then doon po kayo mag-start ng pagmamasa ay mahihirapan po kayong durugin. Kasi po yung patatas after po na maluto, pag inyo po yung pinalamig ay ibabalik po siya sa pagkatiga. So medyo mahirapan po kayo sa pagdurog. So make it sure po na talagang medyo mainit-init pa po yung inyong patatas. So continue lang po natin yung pagmamasa hanggang po maging pino siya at maubos po lahat at kailangan po wala po siyang mga lumps later on. Ang iba po niyan mga trupakits ay gumagamit ng electronic hand mixer. Pero para sa akin ay mas maganda pong gamitin itong mano-mano na potato masher para po maging pino po talaga siya at maiwasan po natin yung mga lump. After po na ma-mix po natin at ma-mash po natin ng maigi, maghanap po tayo ng lumps. Ito po yung technique na aking ginagawa. Pinipress ko lang po siya para makita po natin kung mayroon pong mga lumps yung hindi po natin na isama. Katulad po niyan, may nakita po isang lump. So, madudurog po natin bago po ilagay po natin yung ating ibang mga ingredients. Kasi pangit po siya mashed potato na mayroon po tayo nakakapaot, may nakakain na buong buo. Mas paganda po yung quality ng mashed potato pag talagang makinis po siya at talagang durog na durog. So ilalagay na po natin yung ating pinaghalong gatas at saka butter na hinalo natin kanina. So hindi ko to ilalagay lahat-lahat. Mag-iiwan po ako, mag-reserve po ako ng konti. Kasi sometimes, pag hindi po maganda yung pagkakadrain ng ating patatas, ay nagiging watery na po siya. So, kung ibuhos po natin lahat, hindi po natin matatantya kung ano po yung magiging texture ng ating mashed potato. So, mas maganda po na mag-reserve lang po muna kayo. And then, pag alam nyo po na medyo dry po siya, mag-unti-unti na lang po kayo ng dagdag. So, tip ko again na kailangan po huwag po masyadong mainit yung inyong patatas bago po kayo maglagay ng mixture ng butter and milk para po hindi po mag-evaporate yung lasa ng inyong butter. So medyo dry pa po sa tingin ko yung ating mashed potato, so inubos ko na po lahat yung ating mixture. So tama po yung ginawa nating sukat kanina sa ating pag-mix ng butter and milk. By the way po, ang lahat po ng ingredients at ang lahat po ng procedure ay makikita nyo po sa description below. Doon ko po ilalagay ang lahat po ng ingredients para hindi po kayo mahirapan. So, bisitahin nyo lang po yung description below po sa ilalim para po sa complete ingredients. So, after po na ma-mix na po natin lahat, ang sunod po natin na ilalagay dito ay, if you remember po kanina, yung isang kalahati po ng ating salt ay nilagay po natin during po, before po natin ilagay yung ating patatas. So ito po yung remaining na salt, ihalo na po natin sa ating mashed potato. Kasi po yung asin po ay isang flavor enhancer. So kailangan po talaga natin na maghalo pa po ng asin. So next step po, ilagay na po natin yung ating drain na fruit cocktail. Siguraduhin nyo po na hindi po kasama yung syrup po dito. After po na malagay na po natin yung ating fruit cocktail, i-mix lang po natin para mag-well incorporate po siya sa ating mashed potato.
Ito po'y siguradong magugustuhan ng inyong mga chikiting, lalo na po yung inyong anak na may pagkapihikan kumain ng mashed potato. Eh talaga pong ito po'y magbibigay ng kakaibang flavor, lalo na po pag natikman niyo po yung assorted fruits na makikita po natin sa ating fruit cocktail. So tikman po muna natin bago po natin ilagay yung ating sugar. Kasi sometimes sa iba po na medyo diabetic, kayo na lang po mag-adjust ng sweetness. Kaya importante po, tikman nyo po muna para makapag-adjust po kayo ng asukal. Kaya inuna ko po yung fruit cocktail kasi ang fruit cocktail po sometimes po may unsweetened and sweetened. Kung medyo sweetened po yung ginamit nyo po ng fruit cocktail, so mag-adjust na lang po kayo ng sugar para po hindi po masyadong matamis sa inyong panlasa. So again, pwede po kayo mag-substitute ng condensed milk sa sugar. I did it before at sobrang sarap po ang kinalabasan. Promise po yan mga tropa kids. So kung gusto nyo pong maging creamy pa po siya lalo, i-substitute mo lang nyo po ang sugar ng condensed milk. So tikman po natin ulit para makapag-decide po tayo kung magdagdagdag po tayo. So sa panlasa ko po ay medyo matabang-tabang po siya kasi tayo po mga Pinoy ay medyo gusto po natin ay medyo may sweet po ng konti. Kasi tayo po mga Pinoy ay sweet po talaga, di ba? Hugot po yun mga tropagets. By the way po, gaya po ng sinabi ko, kung ayaw nyo po ng sobrang tamis, pwede nyo pong skip po to yung paglalagay ng sugar. Pwede rin po asin lang po kung ayaw nyo po ng tamis. So, isunod na po natin yung ating ground black pepper. Ito po yung magbibigay ng konting anghang or konting spice sa ating mashed potato. So, the best po dito ay gamitin nyo po ay white ground pepper. Kaso po, wala po akong available na white ground pepper. So, nilagay ko po is black ground pepper. Huwag nyo lang po masyadong damihan kasi sometimes po ay magkakaroon po siya ng discoloration at magkaroon po siya ng pigmentation. Hindi naman po yan naka-apekto sa lasa pero mas maganda po gamitin yung white ground pepper para po even po yung kanyang kulay at wala po kayong makitang discoloration sa inyong mashed potato. So continue lang po ng paghahalo hanggang po mag-incorporate po yung lahat po ng flavor, ang lahat po ng ingredients, sama-sama na po yan. Kasi po sometimes kung hindi nyo po mahalo ng maigi ay magkakaroon po siya ng mga lumps, magkakasama po yung mga fruit cocktail, magkakaroon po siya ng buo-buo. So after po na mamix nyo po na maigi ay papalamigin po natin to sa ating refrigerator kasi mas masarap po to pag medyo chill po siya konti, na chilled po siya. At before po natin to ilagay sa ating refrigerator, making sure po na i-cold down po muna natin yung kanyang temperature. So hindi na po ako makapaghintay mga tropa kids dahil natatakap na po ako. So before ko po to ipalalamigin ay magsasample po muna ako kung gaano po ba kasarap ang ating ginawang mashed potato. So gaya po ng sabi ko kanina, ika-cover lang po natin to ng plastic or kahit ano pong pwedeng ipang cover. So ika-cover ko po siya ng plastic and then ilalagay ko po siya sa ref at least 1 to 2 hours para po maging chill po siya kasi mas masarap po to pag medyo malamig. So tikman po natin mga tropa kids kung pasado ba yung ating mashed potato with fruit cocktail. So sarap mga tropa kids. So mga tropa kids, ano pang ginagawa nyo? Ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo na po to mga tropa kids dahil sigurado po akong magugustuhan po to ng inyong asawa, ng inyong girlfriend, ng inyong boyfriend. Lalong-lalo na po yung inyong mga chikiting, inyong mga anak. Again, i-remind ko rin po kayo na i-try nyo rin pong i-substitute yung sugar ng condensed milk para magiging creamy pa po siya lalo at lalo po siyang maging malinamnam at magiging masarap. So salamat po mga tropa kids, salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtiyagang panonood nyo po sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, sana po nag-enjoy po kayo. Bye-bye po, salamat, and God bless. Thank you again mga katropa dahil tinapos nyo po yung aking episode video for today. Shout out po kay Ernesto Libot Jr. Shout out po kay Ma'am Lansid Magbanwa. Shout out kay Ma'am Strelia
Shout out po kay Patrick Ramos. And shout out po kay Sir John Martin Reyes. Shout out po kay Ma'am Adele Del Rosario. Yan na po mga tropa kids. At kung nagustuhan nyo po yung aking video sa araw na ito, please huwag nyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Again, this is Chef Angel na nagsasabi po sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless.